Sa ngayon ay na-irrotate na yan. Okay? Dito ay nag-umpisa na silang maglatag ng mga bakal na gagawin nilang concrete platform. Okay? Isang mapagpalang araw sa lahat. At muli nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Antipolo Street. Okay? At malapit lamang tayo sa kahabaan mismo ng release ng train. Okay? So ito yung papuntang Blooming Creek. Okay? At nasa pagitan tayo ngayon ng El Rivera Street at ng Dimasalang Bridge. Okay? At ayan yung nilatag nilang girder. At samahan nyo ako sa ating panibagong update patungkol sa itinatayong Nlex-Slex Connector Road Project. Okay? So ito yung papuntang Dimasalang Bridge. So samahan nyo ako at sisilipin natin kung ano yung kaganapan ngayon dun sa mismong panulukan ng Dimasalang Bridge. Sa kabila niya, ayan yung release ng train. Putik sa area na to. So ngayon kasi ay umuulan dito sa area ng Santa Cruz. Okay, so ito yung papuntang Dimasalang Bridge. Okay. At ito yung mga kabahayan na apektado ng itinatayong Nlex-Slex Connector Road Project. Okay, so dito ay pinumpisan na rin lang gibayin. Okay. So ito, makatuloy sila dito ng panibagong kolom. Ayan yung kabundok na tambak na mga debris. Okay, so ito yung bahay dito. Oh. Napatag na yung mga kabahayan dito. Okay, at ayan na nga yung inilatag nilang pierhead dito sa mismong panulukan ng Dimasalang Bridge. Okay. Sa ngayon ay napihit na itong nasabing pierhead. Okay. So dati kasi ay nakatutok sa atin dito yung nasabing pierhead. Sa ngayon ay na-irrotate na yan. Okay. Ayan. So dito may butas na rin dito. Oh. Ayan yung pagtatayuan din nila ito ng kulong. Okay. So bali dalawang kulong pa ang itatayo dito sa mismong pagitan ng Dimasalang Bridge at ng El Rivera Street. Okay. Ito ay nag-umpisa rin silang maglatag ng mga bakal na gagawin nilang concrete platform. Okay? So dito kasi nila ipapatong yung nasabing crane na mag-aangat ng steel box girder. Okay, na itatawid nila dyan sa pagitan ng Dimasalang Bridge. Okay, sa kabila kasi nyan ay kasalukuyan din silang gumagawa ng pierhead. Okay, so kapag nagawa na yung pierhead sa pagtawid nitong Dimasalang Bridge ay dyan nila ilalatag yung nasabing steel box girder. Okay? So silipin na rin natin dito yung ginagawa nilang pierhead sa pagtawid nitong Dimasalang Bridge. Thank you.
Okay, so ito nga yung gagawin nilang concrete platform, okay? So dadaan tayo muna dito para makatawid dun sa kabila. Okay, so ito yung ilalim ng Dimasalang Bridge. Okay, so napatag na rin nila yung dating isang building dito. Oh. Okay, at ito na nga yung itinatayo nilang kulong, okay? Dito rin yung gagawin nilang pier head na paglalatagan nila ng steel box girder. Okay? So dito tatawid yung ilatag nilang steel box girder sa tahabaan itong Dimasalang Bridge. Lawak na ng na-demolish dito. Okay. At ayun nga yung nirotate na nilang pierhead sa pagtawid ditong Dimasalang Bridge. Okay. So dito sila maglalagay ng steel box girder. Okay. So dito kasi ay wala pa siyang ginagawang pierhead. Okay. Bali kulong pa lang. So ngayon ay umuulan dito sa area ng Sampaloc. Wala pa naman tayong dalang payong. Okay, at ayan na nga yung ginawa nila dito ng concrete platform. Okay. So, tapos na pala dito yung inilatag nila. Oh. Kumpara dun sa nakita natin kanina, sa pagtawid ng Dimasalang Bridge ay mga bakal pa lang. Okay, so dito ipapatong yung nasabing crane na mag-aangat ng steel box girder. Okay? Okay, makikiraan tayo dito. Maraming putik dito. Ito naman yung papuntang Simuni Street. So ito mag-isa na lang yung nakatayong bahay dito. Yung mga kapitbahay niya na demolish na rin. Okay, so pati itong mga kabahayan sa bandang kaliwa natin ay magigiba sila. Okay. So dito kasi kabilaan yung itatayong kulong. At dito sa kaliwa natin, dito yung gagawin nilang on-ramp naman papuntang norte. Okay, so hanggang dito lang ang ating update patungkol sa itinatayong Nlex-Slex Connector Road Project. Okay, so hanggang sa muli.